dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Kaya mo bang maging sunod-sunuran sa taong mahal mo? Kahit na ikaw ay sobra nang naaabuso. Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng mga kapuso at kabarangay natin na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ulysses. 27 years old, nakatira dito sa Batangas at nagtatrabaho sa isang bingo bonanza. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko sa girlfriend ko na si Precious. Pangatlong girlfriend ko siya. At siya na ang pinakamatagal kong nakarelasyon kahit mag-iisang taon pa lamang kami. Alam kong sandali pa lang to para sa iba pero ilang buwan lang kasi ang inabot namin noong dalawa kong naging ex-girlfriend. Sila rin ang nakipag-break sa akin. Kaya laking pasasalamat ko talaga na umabot kami ng ganito ni Precious. Papa Dudut, si Precious yung tipo ng babae na maraming plano para sa relasyon namin na sobrang opposite ko. May pagkatahimik kasi akong tao at madalas ay sumasang-ayon na lamang ako sa mga gustong mangyari ng mga nasa paligid ko. Kagaya nga ni Precious, siya na halos ang kumokontrol sa relasyon naming dalawa. Never akong nagbigay ng suggestion o kaya ay tumutol sa gusto niya. Kasi natatakot ako na pagsimulan yon ng away o tampuhan namin. Kaya palagi ko na lang siyang pinagbibigyan. Kagaya na nga lang noong sabihin niya na gusto niyang mag-celebrate kami sa Baguio ng first anniversary namin. Wala siyang pera noon at kung pwede raw ay ako na lang ang sumagot sa lahat ng gastos. Yun na lang daw ang regalo ko sa kanya at syempre kagaya ng dati wala akong ginawang pagtutol sa gusto niyang mangyari. Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na habang tumatagal, nare-realize kong marami sa mga trip ng girlfriend kong si Precious ang hindi ko talaga gusto. Pero dahil ayaw kong mag-away kami o ma-offend siya, kapag tumanggi ako, lagi na lang akong pumapayag sa mga gusto niya na mangyari. Nagiging okay na rin naman ako basta alam kong masaya si Precious. Tiis-tiis lang talaga. Kasi ang importante para sa akin yung hindi kami nag-aaway na dalawa. Wala pa naman talaga kaming pinag-away ng sobra ni Precious kasi nga siguro palagi ko siyang pinagbibigyan sa lahat ng gusto niya. Nai-imagine ko pa lang kasi na nagagalit siya sa akin if ever na hindi kami magkasundo sa isang bagay ay nahihirapan na kaagad ako. Kaya bago pa mangyari yon ay iiwasan ko na lang at ibibigay ko na lang ang gusto niya. Kaya nga Papa Dudut, lagi akong pinagsasabihan ng pinsang kong si Victor na hindi maganda ang ginagawa ko. Kabisado na kasi ako ng pinsan ko. Hindi lang naman kasi ako ganito sa mga nakakarelasyon ko. Sa halos lahat ng tao, pala oo ako. Hindi ko kayang tumanggi ng diretsyo. Ang sabi nga ni Victor ay masyado raw akong playing safe at takot na maka-offend ng tao. Wala naman akong makitang masama dito. Ang sa akin lang hanggat kaya kong magtiis ay ayos lang. Tulad na nga lang ng ginagawa ko kapag may mga gusto si Precious na hindi ko gusto. Kaya lang Papa Dudut, darating din pala ang araw na malalaman ni Precious ang tungkol sa mga ayaw ko na gusto niya. Nang minsang dumalaw kasi ako sa bahay niya, inis na inis siyang hinarap ako dahil narinig niya raw na pinag-uusapan siya ng mga pinsan ko. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa relasyon namin ni Precious.
Papa Dudut, tuluyan na nga akong hiniwalayan ni Precious. Ilang beses ko pa siyang sinubukang suyuin para ayusin ang relasyon naming dalawa. Pero lagi niya akong ipinagtatabuyan. Ramdam ko ang galit at sama ng loob niya sa akin. Nasaktan rin kasi siya ng sobra dahil sa mga narinig niya mula sa mga pinsan ko. Nang malaman naman ni Victor ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Precious nang dahil sa kanila ay humingi siya ng dispensa sa akin. Hindi naman daw niya gusto na ipagsabi sa ibang tao ang tungkol sa pag-utang ko sa kanya o ang issue sa relasyon namin ni Precious. Nakainom lang daw siya ng araw na yon at medyo nalasing na kaya hindi na niya masyadong nakontrol ang mga sinasabi niya. Napatawad ko naman siya kaagad. Siguro nga Papa Dudut ay mali ako na sa ibang tao ko sinasabi yung mga bagay na dapat ay sa aming dalawa lamang ni Precious. Pero ayoko lang namang masaktan siya. Ayokong tanggihan at kontrahin ang mga gusto niya at mahirap para sa akin na sabihin at ipakita yon. Mali ba talaga? Pagpapanggap na ba kaagad yon? Pinoprotektahan ko lang naman ang emosyon niya. Hindi ko rin naman gustong maging ganito. Kasalanan bang hindi ko kayang maging diretsa at prangka tulad ng ibang tao? Kasalanan bang mas pinili kong magtiis kesa sabihin sa taong mahal ko na hindi ko gusto ang gusto mo? Hindi ko na alam, Papa Dudut. Ako ba talaga ang may problema? Kailangan ko ba talagang baguhin ang sarili ko? Papa Dudut, kahit mahirap ay pinilit kong magpatuloy sa buhay kahit wala na si Precious sa akin. Ilang buwan din akong nagmukmok at nakulong sa lungkot. Si Precious kasi ang pinakamatagal at pinakamahal ko na girlfriend noon. At dahil wala naman akong ibang pagpipilian kung hindi ang kalimutan na siya, dahil hindi na talaga niya ako kinausap, ay unti-unti ko nang pinilit ang sarili ko na alisin siya sa isipan ko. Hanggang sa matapos ang halos 5 buwan, ay nakilala ko naman si Lorna. Nagkakilala kami ng mag-birthday party si Victor sa bahay nila at isa si Lorna sa mga naging bisita niya. Magkatrabaho kasi silang dalawa kaya naman noong araw na yon ay panay ang pagre-reto ni Victor kay Lorna para sa akin. Papa Dudut, akala ko ay hindi kami magkiklik ni Lorna kasi noong una ay medyo tahimik talaga siya. Pero nagkamali ako. Nagkasundo kami sa maraming bagay lalo na nang mas makilala namin ang isa't isa noong magsimula na kaming mag-date. At hindi nang tagal ay naging kami na nga. Sobrang saya ko noon. Yung saya na hindi ko pa nararamdaman sa kahit na sinong babaeng dumaan sa buhay ko. Kahit pa kay Precious. Mahal na mahal ko si Lorna at ramdam kong ganun din siya para sa akin. Mas understanding at malambing kasi siya kumpara sa ibang naging girlfriend ko. At matapos nga ang mahigit 7 buwan naming relasyon, ay dumating ang hindi ko inaasahan. Papa Dudut, sinabi na nga namin ni Lorna sa mga pamilya namin ang balitang magkakaanak na kami. Nagulat sila at nabilisan sa mga pangyayari. Pero tinanggap nila ang sitwasyon. Malaki na raw kami ni Lorna at alam na namin ang mga desisyong ginagawa namin sa buhay. Kagaya kasi ng pamilya ko ay may kanya-kanya na rin trabaho ang mga kapatid ni Lorna. Kaya wala na kaming narinig na pagtutol mula sa pamilya namin. Okay lang din sa kanila na hindi muna kami magpakasal ni Lorna para mas paghandaan namin ang gasto sa anak namin. Yun din naman kasi ang gusto ni Lorna kaya sumang-ayon na rin ako. Papa Dudut, sa lahat ng ito ay ramdam ko yung saya ni Lorna. Masaya rin naman ako pero hindi ko itatangging natatakot pa rin talaga ako. Paulit-ulit kong tinatanong yon sa sarili ko kung handa na ba talaga akong maging ama at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya ko na bang maging isang padre di pamilya? Mas lalo akong kinabahan sa paglipas ng mga araw at nakikita ko ang unti-unting paglaki ng tiyan ni Lorna, Papa Dudut. Talagang nandito yung kaba sa dibdib ko na hindi ko maalis-alis. Pero syempre, nandito na to. Kailangan kong tanggapin at panindigan. At kagaya nga ng naging unang plano naming dalawa, naghanap na kami ng apartment na lilipatan namin.
Papa Dudut, sa inyo ko na po aaminin ang totoo. Gusto ko talagang sabihin noon kay Lorna na kung pwede ay hindi na lamang kami sa bahay nila tumira. Hindi lang dahil sa mapapalayo nga ako ng biyahe mula sa pinagtatrabahuhan ko papunta sa bahay nila. Kung hindi dahil naiisip ko rin kasi na kahit kasundo ko na ang buong pamilya niya ay iba pa rin yung nakabukod kami ng bahay. Mas matututo kami bilang mag-asawa kahit hindi pa naman kami kasal. At isa pa, Papa Dudut, kaya naman talaga namin ang renta ng apartment na nakita namin. Lalo na at pareho pa kaming may trabaho. Gusto kong sabihin sa kanya na wala na kaming hindi kakayanin basta magtulungan kami. Kaya lang ay hindi ko ginawa. Nagdalawang isip na kasi akong magbigay ng sarili kong opinion o suggestion nang i-offer niya ang bahay nila na tutuluyan muna namin. Ang naisip ko kaagad, Papa Dudut, kapag kinontra ko ang gusto niya, baka ang maging dating kay Lorna ay ayaw kong makasama sa bahay ang pamilya niya. Baka isipin niya na hindi ko gusto ang ugali ng isa sa mga kapatid niya na nandoon o kaya ng mga magulang niya. At baka pagtalunan pa namin kapag hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari. At kesa mangyari pa ang mga nasa isipan ko, Papa Dudut, ay pumayag na lamang ako sa lahat ng gusto ni Lorna, kagaya ng dati. Papa Dudut, matapos ang halos isang buwang pag-aayos at pamimili ng mga gamit ay lumipat na ako sa bahay nila Lorna para magsama na kaming dalawa. Hindi man kalakihan ang bahay nila pero kagaya ng sabi niya ay may bakante pang kwarto doon na dating sa atin niya na ngayon ay may sarili na ring pamilya. Mas malaki ang kwarto na yon kumpara sa ginagamit na kwarto ni Lorna. Ayos din naman lahat nung una. Siyempre mas nakilala ko ang pamilya niya nang magkasama-sama na kami sa isang bahay. Medyo seryoso talaga ang papa niya at ang mama naman niya ay palaging nakangiti. Pareho silang nasa bahay na lamang at nagbabantay ng maliit nilang tindahan. May isa pang nakababatang kapatid na lalaki si Lorna at may trabaho na rin. Papa Dudut, nung una ay hati-hati kami sa mga bayarin sa bahay. Pero nang tumagal ay puro paluwal na ako. Kinukwento kasi ng mga magulang ni Lorna na mahina ang benta ng tindahan at nawalan pa ng trabaho ang kapatid niyang lalaki. Kaya kesa maging issue pa sa aming dalawa, hinayaan ko na lamang na ako na ang gumastos para sa bahay. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nag-decide na rin akong ibigay na lamang kay Lorna ang buong sweldo ko. Para siya na ang mag-budget at magplano sa mga gastusin. Nakakaraos naman kami at hindi rin naman napapabayaan ang mga check-up niya. Yun nga lang, ay may mga bagay pa rin talaga akong napapansin at hindi maiwasang hindi kainisan. Lalo na kapag palihim na humihiram ng pera sa akin ang pamilya ni Lorna. At dahil ayoko namang ma-stress ang asawa ko, kay Victor ulit ako naglalabas ng sama ng loob. Malapit lang kasi ang apartment niya sa bahay ni na Lorna, kaya anumang oras na libre ako at libre siya ay nakakapagkwentuhan kami. Papa Dudut, alam ko naman talaga ang tama sa mali. Hindi na ako bata. Siguro nga hindi ko lang maamin sa sarili ko na ako talaga ang may mali pagdating sa relasyon namin ni Lorna. Minsan kasi naiisip ko na mali pa rin ba kapag sobrang concerned ako sa relasyon naming dalawa. Mali pa rin ba kapag iniiwasan ko lang na mag-away kami at ma-stress ang asawa ko? Mali ba talaga na maging ako? Papa Dudut, bago ako inihatid ni Victor pauwi kina Lorna ay medyo naiiyak pa ako sa pagkukwento sa kanya. Dala na rin siguro ng kalasingan ay sa pinsan ko na nailabas ang sama ng loob ko. Hindi lang sa pamilya ni Lorna, kundi pati na rin sa sarili ko. Hindi pala talaga madali ang bumuo ng isang pamilya. Nahihirapan na ako, oo. Pero mas nahihirapan ako sa sarili ko. Bakit kasi naging ganito pa ako? Yung hindi pala salita at palaging takot na magbigay ng opinyon at magsabi ng katotohanan. Takot na maka-offend ng ibang tao.
Hindi nga sila nagagalit sa akin dahil palagi akong pumapayag sa gusto nila, pero ako naman ang nagagalit sa sarili ko. Pakiramdam ko tuloy, tama si Precious sa sinasabi niya sa akin noon, na isa akong duwag dahil palagi akong takot at hindi kayang gumawa ng isang desisyon. Papa Dudut, naiintindihan ko naman si Lorna sa mga sinabi niya sa akin. Alam kong nasaktan ko rin siya dahil parang mag-asawa na nga kami, pero hindi pa rin ako nagiging open sa kanya. Sinasarili ko pa rin ang mga problema ko at bigat na nararamdaman. Para tuloy wala akong tiwala sa kanya bilang partner ko at nanay ng magiging anak namin. Pero Papa Dudut, hindi ko alam na kahit paano ay maganda pa rin pala ang magiging epekto ng sagot na namin yon ni Lorna. Dahil kasi doon ay para akong biglang natauhan sa sarili ko. Matagal ko nang sinusubukan na tanggalin sa sarili ko kung ano man ang kaduwagan na ito. At parang ngayon ko lang yon unti-unting nagagawa. Kinabukasan ay muli kaming nag-usap ni Lorna ng mas seryoso at masinsinan. Tinanong niya ulit ako kung gusto ko raw ba na magstay sa bahay nila o umupa na lamang kami ng apartment para sa aming dalawa. At sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay hiniling ko kay Lorna na humanap na lamang kami ng lilipatan. Hindi naman pinagdamot ng asawa ko ang pagpayag niya. Nang linggo na yon ay naghanap kami ng apartment at kaagad din kaming nakalipat ng bahay. Papa Dudut, hindi talaga madali ang maging isang kagaya ko. Yung takot makasakit ng damdamin ng ibang tao o takot na baka may magalit sa akin. Kaya mas ayos lang para sa akin na ako ang nahihirapan at paulit-ulit silang pinagbibigyan. Ilang taon akong naging ganito, palaging inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili ko. Mabuti na lamang at dumating talaga sa buhay ko si Lorna. Siya ang kauna-unahang babae na nagpamulat sa akin na kaya kong labanan ng takot. Kaya kong manindigan sa mga desisyon ko. At kaya ko ring maniwala sa sarili ko. Kaya naman mas lalong nagtagal ang pagsasama naming dalawa at ngayon ay ipinagbubuntis na niya ang magiging pangalawang anak namin. Papa Dudut, muli ako nagpapasalamat sa pagpili at pagbabasa ninyo ng sulat ko. Marahil karamihan sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon ay natatawa at naiinis sa kwento na ibinahagi ko. Pero huwag kayong mag-alala. Siguro nga hindi sa lahat ng oras ay nagiging matapang ako sa pagbibigay ng sarili kong opinyon. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, kaya ko nang gumawa ng desisyon hindi lang para sa ibang tao, kung hindi para sa sarili ko. More power and God bless sa inyong programa. Ulysses. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.